Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mayroong katanungan na naman ng ating mga kapatid na pinadala dito sa atin. Jazakumullahu khairan mga kapatid sa inyong tiwala sa Ilmo Productions at lalo na sa programang Itanong mo sa Iskolar, sa inyong pagpapadala ng mga tanong ninyo at nawa ay maraming usapin ang naliwanagan, ano? Lalo na sa mga usaping inyo pong nire-raise dito sa amin. Ano nga ba daw ang hukom o ang hatol sa loto o umuman sa sugal o pagtaya sa loto o anumang sugal, mapaswertres man o anuman ito, anong hukom nito? Ito'y tinatawag mga kapatid na maisir o tinatawag na kimar o kumar sa Arabic. At ito ay haram, walang duda, sapagkat mismong si Allah ang nagbawal nito at si Allah subhanahu wa ta'ala ay naghahatol na ayon sa kanyang nainsin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran niya, Ayuhal ladhina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaytani, wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a baynakumul adawata wal bagda'a fil khamri wal maisir, wa yasuddakum an dhikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o mga mananampalataya, pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang ibang dahilan na pinagbabawal o tunay na pinagbabawal ni Allah ta'ala ang khamar. Pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang khamar o yung mga inuming nakakalasing. So kasama na doon ang droga, sigarilyo, lahat, wal maisir at yung tinatawag na sugal, wal ansab, wal azlam o hindi kaya yung mga yung mga tinatawag na pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan, innamal khamru wal maisir, itong mga ano nito ay kabilang sa mga rijs, o yung tinatawag na filth o gawaing marurumi ni Shaytan, sa mga gawain ni Shaytan, fajtanibu, iwasan ninyo ito upang kayo magtagumpay. Nakahulugan, pag ginagawa ninyo ito, kayo ay tanunan. Ano, yun ang mafhumul mukhalafa ng aya. Innama yuridu Shaytan, walang ibang gusto si Shaytan kundi yuki abay na kumun adawa taul bagda. Ang paghariin sa inyong mga puso, sa mga pagitan ninyo, ang pagkukontra-kontra, ang pag-away-away at ang galit sa isa't isa fil khamri sa pamamagitan nitong nakakalasing na alak at ng maisir at ng sugal. Wayasuddakum an zikrillahi wa anis sala. Fahala antum muntahun. At upang mapigilan kayo, harangin kayo sa pag-alala kay Allah, at sa pagsasala, fahal antum muntahun, hindi ba kayo patitigil dito sa inyong gawa? Subhanallah, mga kapatid sa Islam, kabilang sa mga hikma o mga karunungan, bakit pinagbabawal ni Allah ang sugal? Mapaluto man yan, mapahayalay, mapaweting, name it, lahat ng yan. Al-kimar na tinatawag, kahit patawagin itong charity ng mga tao ngayon, pero dinefine ni Allah na ito ay haram. Ito ay haram, ito ay pinagbabawal, ito ay sugal. Mantakin mo, ikaw ay meron kang perang ibibigay, pagkatapos ay tataya ka doon sa mga numerong yon, at kapag napulot yung iyong ano, ay mananalo ka, kung hindi, talo ka. So, makukuha mo pa ba ulit yung pera mo? Hindi mo makukuha. Yun ang tinatawag na maisir o kimar na tinatawag. So, una sa lahat, isa sa mga hikma nito, bakit pinagbabawal ni Allah Ta'ala, o mga karunungan ito, una, al-kimar, yaj'alu al-insana ya'tamidu fi kasabihi 'ala al-musadafati wal hadd. Meaning ang tao sa pamamagitan ng sugal, siya ay magdidepende sa kanyang earnings, ang kanyang earnings magdidepende sa tinatawag na walang kasiguruhan. Kaya tinawag na sugal eh, musadafa wal hadd. Di ba ustad, sugal din ang buhay. May mga palusot pang gano'n. Pero sugal na pinag-uusapan dito, ang hukom dito sa sugal na gawa. Meaning yung gawain ito, kaya ito hinaram ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong nas mismo sa Quran. Mayroong mismong dalil sa Quran na pinagbabawal ito. Pangalawa, al-kimar adatun lihadimil buyut al-amira. Ang sugal, ito ay isang nagtutulak sa pagsira ng mga katahanan. Pagsira ng mga kabahayan. Ano? Wal kimaru yurithu al adawa wal bagdha bainal mutalaibain or mutalaibin bi akli al amwal bainahum bil batil. Ang sugal din ay nagtutulak sa away at galit sa mga
nagpupusta nito o mga gumagawa nito sa pamamagitan ng pagkain ng mga ipinagbabawal ng mga pagkain ng kayamanan o ng perang pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qimar yurithul qalaq. Ang pagsusugal, gaya ng pagtaya sa loto, ay nagbubunga ito ng anxiety at depression sa sarili. Lalo pag hindi ka manalo. So paano pag maubos na lahat ng kayamanan mo, ang iba, binibenta ng kalabaw, binibenta ng ano, ang iba, nagnanakaw na para nang may maipamusta. Ha? Meron akong na-encounter doon sa Sarangani ng lilimos. Ang sabi sa akin ng tindera, wag mong bigyan sir kasi ipangpupusta niya lang yan sa luto. Ipupusta niya sa luto. Buti pa pagkain ang ibigay mo. Ano? So, isang example yun ng mga taong nalulung na dito sa gawain ito. Kaya ito pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkatunay na masisira nito ang ating pagkamuslim at ang ating pamumuhay dito sa mundo. Kaya ito pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin si Allah subhanahu wa ta'ala, kagaya nga ng sinabi ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, hindi siya nagpapahintulot ng isang bagay maliban na lamang na ikabubuti ito. At hindi siya nagbabawal ng isang bagay maliban na lamang na ikakasama ito sa atin. Iwasan at magtawa po sa gawain ito. Hingin natin kay Allah ta'ala na bigyan tayo ng kakayanan makapagtawa sa gawain ito sa sino mang nakagawa nito, nitong loto at gumagawa pa nitong tinatawag na gawain ito na ang kanilang reason ay charity di umano. Hindi po ito matatawag na sadaka mga kapatid, bagkus ito po ay haram na gawain at hindi tatanggapin ni Allah at marumi doon kay Allah Ta'ala. Rijsum min amali syaitan, ito ay kasama sa maruruming gawa na mula sa mga residue ng masasamang gawa ni syaitan. Fajtanibuhu, sabi ni Allah, iwasan ninyo ito pangilagan. La'allakum tuflihun, upang kayo magtagumpay. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.